Ito ha, may papakita lang ako sa inyo. Malupit to eh, ha? Malupit to. Kayo na lang kung bahalang humusga. Sa totoo lang, oh, medyo... Sa totoo lang, nung nabasa ko to, dito mo makikita talaga kung sino ang maalam at sino yung walang alam. Ayun na lang ako magsabi. O, ito. Yan. Mm. Ang dalawang babaeng napipinta natin para sa... Ay, di pala natin lahat, ha? Napipinta para sa 2022. Okay? Ayan po si Madam... si Mayor Sara Duterte at saka si... Robredo, okay? Tingnan nyo yung sinabi ni Robredo. Unahin na natin yung sinabi ni Robredo, ha? We affirm, tungkol po ito sa EDSA, yung people power. Sabi niya, we affirm this truth even as we acknowledge that the promise of EDSA has not yet been fulfilled. Hindi pa daw nakukumpleto yung pangako ng EDSA. Ibig sabihin, hindi pa daw tapos. There are efforts to revise history for the personal agenda of a powerful few. Ito daw yung, ito, pinagbibintangan naman niya dito sa ang mga Marcoses na kesyo binabago daw ang kwento ng EDSA. Paulit-ulit nila yan eh. Nakita ko yan sa video ng Rappler, nakita ko yan sa video ni Lord ng News 5, nakita ko yan sa mga video nila na kesyo binabago daw, ha, ng mga Marcos loyalist ang kwento ng EDSA. Okay? Tapos, the challenge now is this. Oh. We must find within ourselves that strength, that faith, that fire to continue the work that remains to be done. Ha? So, tinitira tong mga Marcos loyalist. Pagdating sa dulo, and in doing so, we must find a way to walk forward together. Tingnan mo nga naman, oo. Yung message niya, kesyo, ha? Hindi patuloy yung laban. Hindi patuloy yung pangako ng EDSA. Ha? Hindi patutuloy. At ang kailangan, banatan o itigil o sabihin na natin i-challenge natin ang ating mga sarili na magganap tayo ng lakas at pananampalataya. Paniniwala that fire to continue the work that remains to be done na matapos yung nasimulan sa EDSA. Dahil meron daw di umanong mga konting tao na nagre-revise ng history. Okay? O tapos... Pagdating sa dulo, and doing so, we must find a way to walk forward together. Pagkatapos mong bumanat, sasabihin mo, let's work together. Pambira ka talaga si... Tingnan mo yung ano, ha? Tingnan mo yung sinasabi ni Lobredo. Pagkatapos niyang banatan, pagkatapos niyang sabihin na hindi pa tapos ang laban, pagkatapos niyang sabihin na ganito, bandang dulo, we will walk forward together. Diba? Hindi ba kayo naloloko sa pagsasabi niya? Politikong politiko eh. Style eh. Ano naman kay Mayor Sara Duterte? Jean Saturn, maraming salamat. Happy 17th birthday sa pamangking kong si Samantha Takulod. Greetings from New Jersey. Palakpakan. Ano naman ang sabi ni Mayor Sara Duterte? I find it hard to understand. Nahihirapan akong intindihin. Why this bloodless revolution? Bakit ba itong bloodless revolution na ito, which is yung EDSA, has become the standard definition of freedom for our country? Kung bakit itong EDSA na ito ang naging standard ng kalayaan sa ating bansa? Hindi daw niya maintindihan, ha? Bakit ganon? Ha? And this is standard! At itong standard na ito ay tinutulak sa ating ngalangala. Oh, to force down our throats by a certain group of individuals ng mga iilang grupo na sa tingin nila sila ang better sa angat sa mga tao. Oh. Anong ibig ko sabihin?
At least may punto si Mayor Sara Duterte. Ano ang punto niya? Eh, ito daw mga iilang... mga iilang feeling magagaling, feeling matataas, feeling mga entitled. Ito daw yung mga grupo na pilit na sinasaksak sa ngalangalan natin na itong EDSA ang standard ng kalayaan. Mm. Diba? O sige nga ho, sino ho may punto sa kanila? O si Mayor Sara, may punto siya. O bakit nyo ba kasi pinipilit yung EDSA na yan? Ganun lang kasimple. Bakit nyo ba pinipilit yung EDSA na yan sa ngalangalan ng mga Pilipino? Na yan na ang pinaka-standard. Ha? Ng standard ng kalayaan. Ng demokrasya. Bakit nyo pinipilit sa amin yan? Eh para sa mga politiko lang yan eh. O parang gayon. O diba? O at minanatan pa mga self-entitled, mga feeling better kayo. O may punto si Mayor Sara. May bullseye sabi nga si Sweet Cradle. Bullseye. Eh ano yung punto ni Lenny Robredo? Hindi ko talaga alam kung ano yung punto niya. Wala siya kasing punto eh. Ang punto niya kasi, we affirm this truth as we acknowledge that the promise of EDSA has not yet been completed. Hindi pa tapos ang EDSA. Ano pa? Yung may mga tao daw binabago yung EDSA, yung history sa EDSA. Okay. The challenge now, ano yung challenge? We must find within ourselves the strength, that faith, that fire to continue the work that remains to be done. So ang challenge daw dapat makita natin sa puso natin na dapat tapusin ang pinaglalaban natin sa EDSA. Okay. Tapos, in doing so, hanap tayo ng paraan para magsama-sama tayo together. Ah. Sige nga ho, paki-explain. Paki-explain. Pagkatapos mong banat-banatan ng mga tao, sasabihin mo, magsama-sama tayo. Ha? Para mag-move forward. Ah. Sige nga ho, sino ang taong magsasabing, ang ganda na sinabi ni Robredo? Ang lalim! Ang lalim! Hindi ko matarok yung sinabi ni Robredo. Sino makakapagsabi sa atin ng ganon? Oh. Wala. Alam mo kung bakit? Ang tawag mo sa ganyan mga statement na yan, statement lang para may masabi, may ema, ganon. Parang, okay, kailangan ng statement for EDSA. Oh, sige, kuha ka ng mga researcher dyan. Bahala kayo, basta. Oh, ito na. Okay, basahin ko. Okay, tapos na. Okay na, nakapagbigay na ako ng statement, ha? Ganon lang naman si Robredo. Eh si Mayor Sara, may pinupunto talaga. Ano yon? Huwag nyo kaisaksak sa baga namin yan. Eh kung ayaw na yung maniwala dyan sa EDSA na yan, ano mo pakialam ninyo? Ba't feeling kayo magaling, kayo lang magaling? O, di ta ba? Di tapos ang usapan. In English nga lang niya. O. Kayo ho ang ano. Sige nga ho. Sino sa kanila may utak? Kayo mag-judge based sa kanilang pinagsasabi. Halata eh. Diba? Yan pa lang, alam mo na kagad kung sino ang presidensable eh. Sino yung merong determination eh. Sino yung merong tapang eh. Yan pa lang, makikita mo na sino yung trapo. Kitang-kita mo na kaagad eh. Diba? Sino yung feeling statement, pero wala namang kwenta yung sinabi. O, diba? Eh, no comment. Kayo lang mag-explain. Ay, nako, sana may commercial pang isa. So, balik tayo sa question of the day bago tayo magtapos. Ay, ito pa pala. May gusto pa akong banatan. May isa pa akong gustong banatan. Gusto ko to. Nanig ako, natuwan-tuwa ako dito. Sabi ko, ay, gusto ko talagang banatan to. Sabi ko talaga. Ay, ayan na. Maraming salamat. Si Sander Vlogger. Ano sabi niya? Banateros, invite ko kayo. February 28, 1 PM, Pinas time, my birthday, Grand LS. Ayan na naman yung ano, LS eh. Ah, mamimigay po ako ng 6 na pangkabuhayan showcase, iPhone 12 Pro Max, worth 5K. Sunday na po yan. Oh, Sunday, 1 PM ha, Sander Vlogger. Ha? Mamimigay daw siya. Eh, kung dito mo na lang kaya ipamigay yan. Joke lang. Pero lang kita ha. Hindi commercial yan, dilaw yan eh. Ang mga, hindi ho, ang commercial ho, kulay pink, kulay orange, at kulay pula. Yun o. Ah, kinakamusta natin si ano, si Noy P in Alaska, mukhang absent. Ay, si Madam Teresa Hack, nandito ba siya kanina? Namiss ko siya.
Ah. Sabi ni Jeff de la Fuente, paano sir, banabay ko sakaling payagan na ni Duterte si Sara na tumakbo, hindi kaya sasama loob ni Nino? Ni Bongo? Wait lang. Pakitanong ano yung comment niya. Ay, pareho lang pala. Loob Nino! Sinong sasama loob? Si Bongo? Siyempre hindi. Ano sasama loob nun? Oh. Nagbablog si Noy P. Ah, okay, okay.